ang second game sa conference opener ng PBA Commissioner's Cup, Alaska Aces kontra Columbian Jeep. Itong larong ito nga ay mukhang laban ng mga veterano at bagito pa sa liga. Patunay na nga rito ang mga imports na kinuha ng dalawang koponan. Sinimulan nga ng import ng Alaska na si Chris Daniels ang aksyon noong first quarter noong sunod-sunod siyang naka-score para sa kanyang team. Oldest import para sa kumpirensyang ito pero masasabi mong epektibo pa rin dahil marunong gumalaw sa loob at pumorsyento. Kung pwede nga lang ibigay ang isang quarter sa isang player, ibibigay ko nga itong first quarter sa import ng Alaska dahil sa kanyang aktibong galaw at production. Looking for cutters, now he faces, brings it in, looking for that short shot, and yun na naman, simple, double figures na ito ah. Sa second quarter naman ay nanatili pa rin dikit ang laban, palitan ng score ng magkabilang panig. Nandoon nga ang buong team ng Columbian Jeep upang makapag-contribute sa pangunguna na rin ng kanilang super rookie na si CJ Perez at sa one-man run na ginawa ni Jackson Corpus. Pero hindi pa rin nagpahuli ang Alaska. Kung may silver lining man o blessing in disguise na naidulot ang injury ni Jeremy King para sa Columbian Jeep, ito nga ay ang pagbibigay nito sa rookie nilang si JP Calvo ng sapat na minuto upang ipakita ang potential nito. Kapag nasa loob nga siya ng court ay nakontrol niya ang pace ng kanyang team. Maliit pero alam mong malakas ang loob, matapang, risk taker at mapusok pa nga itong maglaro na nakapagbigay ng pag-asa para sa kanila para sa game na ito. Ang kanyang mga crossovers, penetration at assists nga sa kanyang mga kakampi ay nakatulong upang kahit papaano ay makadikit sila sa kalaban. Pero sa second half nga ay unti-unti nangang pinamalas ng Alaska ang kanilang veteran experience na pinangunahan ng kanilang mga veteran guards na sina JV Casio, Simon Enciso at Chris Banchero. Nagsalitan nga itong mga gwardyang ito ng Aces upang unti-unting makalayo sa kalaban. Sinimulan nga ni Enciso noong third quarter sa pagpukol niya ng kanyang mga tres. Nangingisda out of the ocean. Three! Catching some fish. That's the third three-pointer. Sinundan naman ito ni Banchero na kumuha ng kanyang mga puntos sa pamamagitan ng mga mid-range shots at layups. Hindi rin nga naging madali ang mga attempts nito pero maswerte na rin si Banchero na pumapasok ang kanyang mga tira. Takes the jumper. Oh. Wow. Could be back as early as this writer, gentlemen. Well, that's really good. This one, you never wanna see. Bagamat nakakuha ng production ng Columbian Jeep mula sa import nito na si Kyle Barron ay pansin ngang hindi masyadong impactful o alintana ang kanyang presensya. Dahil nga bago pa siya sa laro sa PBA, posibleng kinakapa pa rin niya kung paano ang pacing dito sa ligang ito. For the Alaska Aces, Barron makes his move, fades away, gets the basket. Sa huli ay mukhang nanaig ang teamwork at experience ng Alaska para sa gabing ito. Tapos sinamahan mo pa ng stabilizing performance mula sa kanilang import na si Chris Daniels. Ang final score, 111 Alaska, 98 Columbian Jeep. Dito na nga nagtatapos ang aking baliktanaw para sa laro ng Alaska Aces at Columbian Jeep. Muli, ang lahat ng ito ay opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball at kung hindi kayo sang-ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.